Good morning po. Ako na naman to. Baka po nasasawa na kayo sa akin. Pero tulad nga nung nabanggit kanina na si Pastor po ay wala, nandun po siya sa ating main church sa Muntinlupa. So, na-assign na naman po ako. Mahirap tumanggi sa mga ina-assign ni Lord. Sabi ko nga na basta in-assign ako, ayokong tumanggi. Kasi, di ba, nasa pagsunod ang pagpapala. Amen? Kaya, muli, medyo pagtiyagaan niyo na po ako. Alam ko, hindi ako masyadong magaling magsalita. May mga words na minsan na hindi ko na po pronounce ng maayos kasi ano po ako, yung hindi po yung ngipin ko po kasi hindi na totoo. Kaya may mga words na hindi na po pronounce ng maayos, tapos minsan yung parang basta. Diba? Pero huwag niyo pong tingnan yung aking pagsasalita. Tingnan po natin yung mensahe ng Panginoon sa araw na to. Amen? So, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Doon po tayo sa hindi masyadong komportable. Para po hindi po tayo antukin. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 8. So, doon pa rin po tayo sa doon po sa ano, sa series po natin. Second Corinthians chapter 8 verses 1 to 12. Basahin ko po sa Tagalog. Ang segment title po nito, title nakalagay, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakuusapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawaing ito na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawang ito. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya ito ang payo ko, mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang isang taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ipapahayag ko po sa inyo ngayon ay pinamagatan kong the grace of giving. Kapag nababanggit po yung pagbibigay, ano po ba yung nararamdaman natin? Natutuwa ba tayo? Kinakabahan ba tayo? Naiinis ba tayo? Excited ba tayo? So, tayo po yung makakasagot niyan. Di ba kasi mo,
maraming mga churches, parang hindi masyadong pinipreach yung po sa pagbibigay. Pero sabi nga, di ba, word of God to, wala tayong dapat lampasan, dapat po ay, lahat po ay ipahayag. So when, kapag sinabi po na the grace of giving in Tagalog, tinagalog ko po, ang sabi ay mabiyaya o puno ng biyaya na kagustuhan ng magbigay. Yun po yung ibig sabihin po ng the grace of giving. Kumbaga, nagbibigay ka, may kagustuhan kang magbigay na punong-puno ka ng kasiyahan, punong-puno ka ng kasigasigan, yun po yung ibig sabihin po ng grace giving. Dito po sa 2 Corinthians chapter 8, si Pablo pa rin po ang nagsasalita dito at kausap niya po yung mga taga-Korinto. One of the major ministries of Paul, Paul's third ministry journey was the taking up of a special relief offering. Isa po yun sa mga parang pinagtuunan niya ng pansin. Ginawa niya na po yan dati, pero ginagawa niya po ulit ngayon sa mga taga-Korinto. Para po yan dun sa mga mahihirap po na mga kapatiran sa Judea. Masaya siya na gawin yon kasi naalala niya yung forgotten beatitude ng Panginoon. Sabi po sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Si Paul po ang nagsabi niya. So naalala niya yon, kaya isa po yun sa ministering ginawa niya, yung mangolekta ng mga special relief offering para po matulungan po yung mga kapatiran. It is a wonderful thing when Christians enter into the grace of giving. Napakagandang bagay po pala yun na kapag tayo pong mga Kristiyano ay pumasok na doon sa pagbibigay na may biyaya, yung pagbibigay na may kasigasigan, yung pagbibigay na may marubdob na kagustuhan na makapagbigay sa Panginoon. Napakaganda rin pong kalagayan yung nasa kalagayan tayo na iniisip natin lagi na it is really more blessed to give than to receive. So, paano nga po ba? Sasagutin natin ngayon tanong na paano ba natin masasabi na pinapractice na po natin yung grace giving? How can we tell when we are practicing grace giving? What are the evidences that appear when our giving is motivated by grace? So number one po, according po dun sa ating binasa, when we give in spite of circumstances. Kapag nagbibigay tayo sa kabila po nung mga kalagayan natin sa buhay. Diba sabi nga dun sa verse 1 to 2, sabi niya, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Yung pong mga taga-Macedonia ay nakakaranas po ng sobrang paghihirap. Hindi lang basta paghihirap, pero sabi nga, according dun sa nabasa ko, yung bang sagad-sagarang hirap. Parang walang-wala. Yung po yung kalagayan po nila. At the same time, dumaranas po sila sa mga pagsubok or affliction o yung parang, ano man sabi yun, parang inaano sila, yung kinukondena, tinutuligsa dahil po sa faith na meron sila. Sabi po doon na karamihan sa kanila po nawalan ng trabaho dahil po pinaglaban nila yung faith na meron sila. Yung iba po ay tinanggal sa isang, parang may asosasyon ng mga, sabi natin mga businessman, tinanggal sila, hindi sila pinayagang magbenta dahil po doon sa faith na meron po sila. Naranasan nila yon doon sa panahon na yon, pero nakita po natin yung kagustuhan po nilang magbigay. Diba, walang-wala sila. Hindi ko alam kung pera ba yung binigay nila, pero hindi yung nakahadlang yung kahirapan, yung affliction, yung mga pagdurusang dinaranas para magbigay po sila para sa Panginoon. Habi nga, when you have experienced the grace of God in your life, hindi mo idadahilan yung mga difficulties ng buhay. Hindi mo yung gagawing excuse para hindi ka magbigay sa Panginoon. Dahil ano po ba yung grace? Ano po ba yung grace ni Lord sa atin, di ba?
ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Sabi niya, everything is grace. Lahat po ng meron tayo, lahat nagsimula sa grasya ng Diyos. So wala tayong excuse para sa ako ngayon, hindi muna ako magbibigay. Meron ako ngayong karamdaman, hindi muna ako magbibigay. Makikita po natin na napakagandang example po nung sa mga taga-Macedonia. Lagi po natin nababanggit ang verse na to every time po na magkakalob tayo. Nakita po natin doon yung grabe po nilang paghihirap. Pero ang sabi nga doon sa verse, di ba, na parang nagmakaawa pa sila na, Paul, ano, gusto kong magbigay. Parang ganon. Huwag mo kong lampasan. Halika, gusto kong magbigay, kunin mo to. Parang ganon yung nangyari. Di ba, napakaganda pong attitude ng mga, yung attitude po ng mga kapatidan sa Macedonia when it comes to giving. Sabi nga, grace giving means giving in spite of circumstances. Yun po yung grace giving. Diba sabi ng Bible, we are under grace. We are not under the law. So tayo pong mga Kristiyano ngayon na nabubuhay sa panahong to ay under grace. So grace giving means giving in spite of circumstances. So kung talagang alam mo sa sarili mo or talagang ina-accept mo ng sarili mo, you are under grace, so we will give in spite of circumstances. So number two, paano po ba natin masasabi na we are giving, we are grace giving, we are giving motivated by grace? Number two, when we give enthusiastically. Pag sinabi pong enthusiastically means masigasig, ganado, porsigido, yun po yung ibig sabihin ng word na enthusiastically. Sabi nga po dito sa verse 3 to 4, sabi dito, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinakusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangailangan. Ah, higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yun. Pwede kang magbigay generously pero hindi enthusiastically. Pero po yung mga taga-Macedonia, iba. They give generously at the same time po enthusiastically. Ganun po yung naging, kumbaga parang dalawang magandang character. Nagbigay sila ng higit pa sa kanilang makakaya at the same time, nagbigay sila na may kasigasigan, nagbigay sila na may ganado silang magbigay, porsigido silang magbigay. Hindi nila kailangang paalalahanan, sabihan, o mag-preach pa ng kung ano-ano para ma-motivate lang silang magbigay. Kumbaga sila ay nagkusa, ang pagbibigay nila ay voluntary. Dahil po yun sa grasya ng Diyos sa kanila. Hindi sila pressure para magbigay, nagbigay sila out of a voluntary heart. They gave because they wanted to give and because they had experienced the grace of God. Nagbigay sila kasi gusto nilang magbigay kasi sa buhay nila, naranasan nila yung grasya ng Panginoon, di ba? Naranasan nila yung kabutihan ng Panginoon, kaya hindi yun, kumbaga yun nag-motivate sa kanila para magbigay. Sabi nga, yung grace daw ni Lord hindi lang nag-alis sa atin sa pagkakasala, kundi nagpalaya rin sa atin para nagpalaya rin sa atin sa ating sarili. Bakit po? Kasi 'di ba, tayo bilang mga tao, we are sinful. Ang tendency natin is akin 'to. Sa akin 'to. Gagamitin ko 'to para sa akin. Hindi ko 'to gagamitin para sa iyo, hindi ko 'to gagamitin para sa church. Pero dito po, 'di ba, nakita natin yung puso nila, talagang very open na magbigay. Dahil pinalaya na po sila ng grasya ng Panginoon. Sabi nga, the grace of God will open your heart and will open your hand. Kung naranasan mo na talaga ang grasya ng Panginoon, magiging bukas ang palad mo. Hindi ka magkakaroon ng kuyom na palad sa pagbibigay sa Panginoon dahil naranasan mo yung sobrang biyaya niya. Sabi nga, di ba, sukdulan. Yung katulad na inawitan dati na sukdulan ang biyaya ng Panginoon. So, para saan? Bakit hindi mo kayang ibukas yung palad mo para sa Kanya, para sa gawain niya, di ba? Kung totoong naranasan po natin ang biyaya ng Lord. Kung talagang ina-acknowledge mo that God gave everything, na napakadakila ng biyaya niya, walang dahilan, para hindi po natin gayahin yung mga taga-Macedonia. Number three, paano ba natin masasabi na we are in the stage of grace giving? Sabi po doon sa point number 3,
when we give as Jesus gave. Sabi po dun sa, dito po sa verse na sinabi dito, hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang ang inyong pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Heso Kristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Napakadakilang pag-ibig ng Panginoon, di ba? Jesus Christ is always the preeminent example for the believer to follow, di ba? Wala naman tayong dapat gawing example kundi ang Panginoon, di ba? Bilang mga tagasunod niya, our example must be Jesus Christ. Sa lahat po ng bagay, sa paglilingkod, dapat po si Lord yung ginagaya natin. Di ba siya naglingkod, hindi niya tinignan kung ano yung posisyon niya, kung siya ba ay Diyos, di ba? Naglingkod siya sa mga taong nangangailangan ng tulong, sa mga taong nangangailangan ng paglilingkod. Siya rin dapat yung maging model natin sa suffering, di ba? Nung nag-suffer siya, hindi siya nagreklamo. Nung nag-suffer siya, binata niya lahat. Walang pagre-reklamo, sa halip ay nagtiwala siya sa Panginoon. Na alam niya na may plano si Lord doon, alam niya na may kabutihan yung dulo sa kanya, alam niya na merong maraming makikinabang sa pagsasuffer niya. So, hindi siya nagreklamo. So, dapat siya yung maging model na. At the same time, sa sacrifice, dapat din si Lord yung maging model na. Kumbaga, everything na ginagawa natin sa buhay, si Lord dapat yung maging model natin. Katulad ni Jesus Christ, the Macedonian Christians gave themselves to God and to others. Di ba nabanggit doon na una binigay nila yung sarili nila sa Panginoon. Tapos ibinigay nila yung kanilang sarili o paglilingkod o pagtulong doon sa mga kapatiran. So, the Macedonians' giving was Christ-like, motivated by love. May love ka po kasi yung kanilang pagbibigay. Ginaya nila yung pagmamahal ng Panginoong Jesus sa kanila. Ginaya nila yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ginawa nilang model. Tayo po ba? Sino ba yung model natin when it comes to everything? Okay naman maging model po yung mga artista, pwede rin naman. Pero bilang mga Kristiyano, wala po tayong dapat maging model kundi ang Panginoon lang. Kasi siya yung perfect, di ba? Siya yung the best. So, bakit ka pa kukuha ng ibang model, kukuha ng ibang idolo dito sa lupa? Lahat po dito ay nagkakamali, lahat po sinful. Si Jesus Christ lang po yung walang pagkakamali. Siya lang yung perfecto. So, grace giving is an evidence of love. Love for Christ, love for God's servants who have ministered to us, and love for those who have special needs that we are able to help meet. So, yun po yung grace giving. Ebidensya po yan ng pagmamahal natin. Una sa Panginoon, pagmamahal natin. Pangalawa, sa mga lingkod niya na nangangailangan ng tulong, sa mga iglesia na nangangailangan ng pondo para maipahayag ang salita ng Diyos. At the same time, evidence din po yan ng pagmamahal natin sa mga taong nangangailangan po ng tulong natin. Point number 4. Paano mo masasabi na nandun ka na sa stage na you are graciously giving? Number 4, when we give willingly. Walang pilitan. We are willing to give. Hindi na kailangan sabihan, hindi kailangan pilitin. Willing to give. Grace giving must come from a willing heart. It cannot be coerced or forced. Yung grace giving po dapat po galing doon sa puso na talagang very willing magbigay. Dapat po kapag merong willingness, meron ding action. Hindi yung puro ano ka lang, puro willing ka lang. Ay, willing ako magbigay, gusto kong magbigay kay Lord, pero wala ka naman talagang binibigay, di ba? Po parang dapat po magkasama yun. Kung may willingness ka, dapat ipinuput mo yan into action. Na hindi po yung parang puro gusto lang, di ba? Lagi tayong may desire, di ba? May desire to give. Gusto kong magbigay sa gawain, gusto kong magbigay kay pastor. Pero kung hindi mo naman pinuput into action, bali wala po ang lahat ng yun.
Sabi nga, God sees not the portion. Hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki yung binigay mo. Ang tinitingnan niya yung proportion. Proportion ba yung binigay mo sa mga bagay na meron ka? O sabihin na natin, di ba yung dati, yung doon nabasa natin na yung balo at saka yung mga parisis, di ba? Kung i-compare po natin yung binigay ng mga parisis, napakalaki. Di ba? Pero baka kurot lang yun sa kayamanang meron sila. Pero yung binigay ng balo, lahat yun. Yun yung lahat